Yo, kamusta mga kapotse? So, i-harvest natin ngayon itong plant natin na ito. Kita nyo, ang laki nang nawala sa atin dito. 850 supposed to be yan, di ba? Pero 659 lang ang na-harvest natin. Tapos dito, 250, 208 lang. Tapos dito, 250, 229. So, etong dalawa na to, ewan ko kung ilang ano ma-harvest natin dito. Ang laki nang nawala sa atin dito. 850 less 659. Birahin mo 191. Eto, kakaano to eh. Kaka-maintenance, kaka hindi natin pumasok. Kaya yan ang nangyari. Anyway, i-harvest na natin yan. Harvest na natin. Harvest na natin siya. Sabay remove. Wala naman ang ano yan. Harvest din natin to. 208 lang. Nakakahinayang lang. Tutos, hindi naman natin kasalanan yun. Nag-ano lang kasi yung devs eh. Parang nag-update sila. Hindi tayo nakapasok. So, hindi tayo nakapasok. Hindi natin nadiligan. Tapos, di rin natin naitaboy yung mga crop. Di ba? Yung mga uwak. Anyways, ganun talaga. Harvest na natin yan. Ganun din naman sa matotal. So, remove. Wala naman ang ano yan. So, ang natitira na natin tatlo. 5:30. So, ito 29 minutes, 2 hours, 2 hours pa. So, mamaya ma-harvest na natin ito lahat. So, tingnan natin magkano ang presyo ng ano. PBU. 12.30 pa baba. Oh. Ang dami na kasing nagsipag-pull out eh. May peso dyan, hindi ko nakakita. Peso, asan ka? Tago pa. Eh, wago na mata. Na 600 na lang. Pantalang dati, ano yan eh. 1,000 plus. So kung i-convert lang natin yung ano natin dyan, oh. Convert natin lahat. Kano lang yan? 15.3. 1, 2, 3. Nasa 9,000 lang yan. Kung may convert natin sa pera. Hintayin lang natin to kung magkano pa mga ano rito. Kasi hindi natin mga ano yan. Kapag ang bagong update kasi mga kapoche, kapag yan na inabutan tayo nun, ang mangyayari nun, hindi tayo makakapag-convert ng LE to PBU. Gawa nga nung wala naman nun tayong ano, NFT plants. Ibig sabihin na wala tayong sariling halaman. Eto kasing mga sampling na ta, sunflower sampling tsaka sunflower mama, hindi to considered na NFT plants. Kumbaga ano lang to, temporary lang to. So ang mangyayari nun, kung kinakailangan meron kang isang NFT plants, pero ang magiging katumbas mo nun mga kapoche, 300 LE katumbas isang PBU. Kapag meron kang isang LF, ano, NFT plants. Tapos kung dalawa yung LFT plants mo, tapos meron kang ano, isa pang land, ang magiging conversion mo is as is lang din, parehas lang. Which is yung 100 LE equivalent to 1 PBU. So, ang system nito mga kapotyo is long term talaga. Ganun ang nagiging system nito. So, tayo since wala tayong NFT plants, matitenga itong mga LE natin na ito kapag hindi natin kinumbert sa PBU. Which is sayang naman, di ba? So, hintayin natin tong dalawa na to, tatlo na to. Ito, 29 minutes, 2 hours, 2 hours. So, para hindi masayang ang conversion natin. Anyway, pwede naman natin tong i-convert eh. Pwede natin tong i-convert mamaya. Pero magtira muna tayo ng ano.
para sa ano natin, para sa sunflower mama natin. Sayang din naman kasi hindi natin i-convert to lahat, kasi kapag kinonvert natin to lahat ay maglalaro pa naman din tayo, kumbaga magtitira rin naman tayo ng ano rito, ng sunflower mama tsaka ng sampling. Kukunin na lang natin yung pinangkapital natin dito. Tapos ang baba pa ng mga ngayon, supposed to be, di ba? Kung 15 yung ano na yon, kung 15.3 yon, kung nasa 1,000 nung nakaraan, di ba? Times mo 1,000 na lang. Oh, nasa 15,300 na yan. Dati, kung yung mataas pa yung PBU, di ba? Eh, since mababa yung PBU ngayon, nasa 600 na lang. So, sayang, di ba? Wala eh. No choice tayo. Anyway, ROI naman na tayo dyan. Mas lagpas naman na yung makukuha natin sa pinuhunan natin dito. Yun nga lang, talagang alam mo yung ganun. Sabi ko nga sa inyo, crypto, crypto yan. So, volatile ang presyo yan. Hindi natin masasabi yung kung kailan tataas, kung kailan bababa, di ba? So, try nga natin dito. Magdilig. Oh, close pa rin. Para tayo makapag-farm yun. So, ganun lang nangyari mga kapuche. Hintayin na lang natin mamaya. Inaantabay, ano rin naman tayo eh. Inaantabayanan din naman natin kung ano yung mga bagong announcements sa Telegram nila. Tsaka sa Discord nila. So, nakikibalita tayo. Dun yung ano eh. Nandun yung mga update nila. So sabi naman nila bago ipatupad yung farm 2.5 eh mag i-convert muna nila yung ano, magpapa-convert muna sila ng LA to PBU. Yun ang sabi nila. Pero syempre, 'di ba? Maging ano tayo, maging wise muna tayo. Kasi syempre, 'di ba? Marami pa naman tayo. Hindi tulad natin na ano, na hindi ganun din ka kalaki yung pinuhunan dito, 'di ba? So, mas maganda kunin din natin yung pinangkapital natin dito para mailagak din natin sa iba pang mga NFT games, 'di ba? So, yun lamang mga kapuche, mamaya harvest natin 'to. So, yun mga kapuche, na nakapasok din tayo rito. So, yun, buti na lang, oh. Maganda yung naging bigay sa atin nito. Sakto, 250, 250, 250. So, harvest natin siya ngayon. Ganito sana, oh, yung walang bawas. Para maalagaan natin ng gusto yung halaman. Oh. Ayun, oh, ito naalagaan ko ng gusto to. Eh. Kasi lately ko lang to nabili. So, ayun, oh, wala siyang bawas, 250 pa rin. So, 750 itong malinaw. Hindi, 750. So, yan. Harvest all natin lahat. Isa-isahin natin. Hindi, harvest all na lang. 1530 yan, di ba? 1530 plus 750. Dapat 2,280 yan. Harvest all natin. So, yun, sakto. Ayan, no? 2,280. So, ayan. I-remove natin yan. Wala naman na kasing ano yan, halaga. Remove. Remove. So, ayan. So kung magiging halaga niyan mga kapuche, kung dati yan, 'di ba, ang price ng ano 2280 divided by 100. So 22.8 yan sana. Kung ita times natin yan ng 1,000 sana. Nasa 22,800 na yan ah. Kung ang presyuhan niyan 1,000 dati. 'Di ba? Eh ngayon nasa 600 na lang ang presyo niya. Oh, 'di ba? 22.8 times pumalo nga ng 17 'yun.
1,170. Oh, biruin nyo, nasa 26,000, 2,280 na yan. Ngayon, ang gagawin natin, bili lang muna tayo ng isang sunflower mama. Tapos the rest i-pull out natin. Convert natin sa BBU. So, ang gawin lang natin, bili lang muna tayo ng mama. 200 yun. Isang LE, bili tayo na ito. Isa lang. So, yan. Tapos, sunflower, bili tayo. 200 LE. Para maitanim natin yan. So, ngayon, ito ang gagawin natin ngayon dito, mga kapuche. Itong convert na natin to sa PBU. Sabihin na natin 2,000. So 20 PBU. Convert na natin yan. Confirm natin. Sana pumasok. Confirm. Pumasok sana yan. Ano, bawasan ng isang PBU? 19. Ay, ibig sabihin, yung 1 PBU ang nabawas na. So, pumasok na sa MetaMask natin. Ayan, napapansin nyo. So, asset. O, 19 PBU pumasok na. So, ayan. Ang gawin lang natin, bili lang muna tayo ng isang tanim lang natin yung sunflower na to. Para kahit paano nag-gain din yan. So, kailangan natin yan ng isa. Diligan natin. So, yan. Mag-gain siya after 850 LE. So, 144 hours. So, 6 days yan. So, ang ginawa natin, so, 19 PBU, subukan natin ni Anareta. CoinGecko. 19. 11,654. Kung sa 600, kung ay i-convert natin yan, 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 sa pera. Pero hindi muna natin yan i-convert. Sayang naman kasi. Although, ROI na tayo dyan sa pinuhunan natin. Diba? So, as is lang muna natin yan. So, magtira lang muna tayo ng isang sunflower mama dito. Diba? Just in case na magkaroon ng update ulit. At least, naka-ano na tayo ng PBU. Naka-harvest na tayo ng PBU. So, yun. Tingnan natin dito sa mga pagdilig ba tayo. Pare ko hindi rin. Oh yeah, wala rin. So yun mga kapuche, okay na yan kahit pa paano. Hindi na tayo bibili muna ng ng sampling natin. Kasi baka magkaroon ng update, hindi natin mako-convert 'yon. Gaya nga ng nasabi ko kanina, 'di ba? Kapag umano na yung update, sinimulan na yung yung farm 2.5, hindi natin mako-convert ang LE natin not unless meron tayong
meron tayong sariling NFT platform.